Isang mahalagang partinaan ng ating buhay ang media mula sa print, patungo sa radio at kalaunan sa television. Ngunit, sumagi na ba sa isip nyo kung ano ang iba't ibang industrial o economic factors na nakakaapekto sa pag-evolve ng media mula sa print, patungo sa radio at hanggang sa television? Magsisimula ang ating kwento sa 15th century. Bago na imbento ni Johannes Gutenberg ang movable type ng printing press, napakahirap ang paggawa ng libro. At walang dalawang kopya ang magkapareho sa isa't isa. Hay, ang hirap naman i-produce at ipalaganap ng akda akong to. Mukhang maganda ang ginagawa mo akda. Tungkol ba saan yan? Tungkol sa pagkakaibigan ng Quago at Loro. Pinag-iisipan ko nga kung anong ilalagay kong pamagat sa akdang to. Siguro isang kaibigan? Magkano para sa akdang ito? Siguro mga 10 million lang. Ang mahal naman! Ang mga libro din noon ay accessible lamang para sa mga mayayaman hanggang sa naimbento ni Gutenberg ang movable type ng printing press noong 1440 na naging dahilan sa pagkakaroon ng mass production ng print media. Bukod sa naging mas mura ang pag-produce ng mga reading material, mas napadali rin ang pagpapalaganap nito. Fast forward sa 1810 kung saan nagkaroon ng industrialization ng print media sa pangunguna ni Friedrich Koenig na nagkabit ng steam engine sa printing press na nagpabilis sa production ng print media. Ang mga dyaryo ang pangunahing source ng impormasyon. Ang pag-usbong ng pahayagan ay nagbigay daan sa mga bagong oportunidad sa advertising, kung saan ang mga negosyo ay nagsimulang magbayad upang maipakita ang kanilang mga produkto. Grabe guys, ang hirap na ng sitwasyon ng dyaryo natin ngayon. Noong 2003, kumukita tayo ng $44.9 billion mula lamang sa mga ads. Pero ngayon, $16.4 billion na lang. Ayun na nga eh, ang dami ng alternate forms ng balita. Napaka-competitive na. Paano natin mapapanatili ang subscription sa mga to kung marami ng libre? Kailangan natin mag-adapt. Kailangan natin magkaroon ng presence ng online at print para makasabay pa rin tayo sa laban. Tama. Dapat mas maging creative tayo sa mga content natin. Dapat mapakita natin sa mga free blogs natin yung mga exclusive contents. Okay team, kaya natin to. Iangat ang dyaryo sa digital age. That song is brought to you by UP Los Baños Freedom Wall. Tatay ko lang sa on noon, jowa ko na ngayon. True love waits. Totoo naman na nakapaghihintay ang totoong pag-ibig. Kaya nitong maghintay sa tamang panahon at tamang tao. May mga tao din na sadyang matyaga sa paghihintay. Yung tipong hindi sila titingin sa iba. Magandang gabi. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa Cebu City. Ngayong araw nakapagtala ng 73 bagong kaso sa lungsod. 72 rito ay galing sa Sitio Callejon sa Barangay Labangon. Hindi ka ba tinatamad magbasa? Bakit hindi ka nalang makinig sa radyo? Wala kaming radyo eh. Ha? Wala kayong radyo? Eh halos yun nga ang laman ng mga tindahan ngayon.
Oo nga, noong unang panahon, nagkaroon ng malaking pagbabago dahil sa invention ng radyo. Si Guillermo Marconi pa nga ang naki-invento ng wireless connection, kaya kahit saan may maririnig ka. Kaya pala nauso ng husto. Lalo na siguro naging klaro dahil nagkaroon na ng AM at FM. Tama. Tapos dumami pa lalo ang mga programa katulad ng balita, musika, at drama. At alam mo ba, dahil sa mass production ng mga kumpanya gaya ng RCA, mas bumaba ang presyo ng radyo. Kaya kahit sino, maaari na makabili nito. Pero teka, bakit parang kadalasan na naririnig ko sa radyo, puro ads? Eh kasi, yan ang mga nagpapagana ng istasyon ng mga radyo. Nakakakuha sila ng pondo mula sa mga advertisements. Kaya kahit libre para sa mga nakikinig, nakakuha pa rin ng pera ang mga istasyon ng mga radyo. Ah, kaya pala, para na rin business itong radyo. At hindi lang yan. Yung gobyerno din nag-regulate ang mga frequencies noong 1927 sa Radio Act at ginawa din yung FCC para mas ma-regulate yung industriya. Hmm. Ang dami pala nangyari para maging ganito ang radyo natin ngayon. Hindi lang siya para sa aliyo. Ang ganito yung parte na rin ito ng buhay natin. Oo. At kahit dumating na ang TV, ang internet, nandito pa din ang radyo. Nag-e-evolve siya. Kaya buhay na buhay pa rin. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga nagbabagang balita. Narito ang ilan sa mga balitang dapat niyong tutukan. Ang patuloy na pagtaas ng inflation rate sa Pilipinas ay kinababahala na ng mamamayang Pilipino. Narito si Lay upang magbigay ulat. Lay? Magandang umaga, Sunday. Ayon na sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ay muling tumaas ang inflation rate nitong Pebrero 2024, primarya dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Umabot na sa 3.4% ang inflation rate, mas mataas kumpara sa 2.8% noong Enero. Pumapalo na tuloy sa 3.1% ang average inflation rate sa taong 2024. Lay, nag-uulat mula sa TV Patrol. Maraming salamat, Lay. Ang programang ito ay magbabalik. Para sa iba pang balita, tumutok lang sa TV Patrol. Ang TV Patrol! For long and silky hair! Silky hair! Silky hair! Silky hair! Silky hair! Verma Shampoo is number one! Ano kayong magandang panoorin? Uy, kanina, movie na ako tumben? Oo, kakatapos ko lang kasi dito sa mga homeworks ko kaya nanonood ako ng TV pampalipas oras. Ah, may hindi ka bang manood? Oo naman, na-enjoy ko siya. Pwede bang malaman kung bakit? Well, na-enjoy ko kasi yung mga graphics at mga gandang sound effects sa mga palabas, lalo na kapag horror o kaya naman thriller movies, talaga nakakagulat. Movies lang ba pinapanood mo? Hindi, minsan kasi yung mga magulang ko nanonood din sila ng balita, kaya napapanood na rin namin sila. Pero maganda naman yun kasi nagiging aware kami sa mga issues ng bansa. Naku, tama. Kami din sa bahay, nanonood kami sa TV ng balita. Pero yung nanay ko, naiinis yun kasi mas matagal pa daw yung mga commercial kasi sa palabas na mismo pinapanood niya. Naku, sa mga commercials naman talaga ako nabubudol. Lalo na kapag mga shampoo o kaya mga sabon yung pinapalabas. Pero minsan, yung mga kapatid ko na rin yung bumibili kasi nabubudol din sila. Grabe. Iba na talaga ang world ngayon. Talagang change is the only constant thing in the world. Dati mga dyaryo at radyo lang meron tayo. Pero ngayon may mga TV na, may mga commercials na. Hay, malaki talaga ang tulong ng TV ngayon. Kita mo naman sa usapan natin ngayon na ang dami talagang naibibigay na magandang dulot ng TV sa atin. Naku, tama ka dyan. O sige, iwan na kita. Enjoy! Bye-bye! Bye. Should we not like my answer? Should we not like how I answer? Should we not like the content of my answer? But I am answering.
Wait lang, may nakalimutan ako. Nakalimutan ako. Okay, ayun, te. Tara na. Okay na.